Kumusta mga Cavs? Ongoing na nga ang PBA Finals at sa isang interview, nabanggit nga ni JB ang strategy nila kung paano nga nila didepensahan ang TNT import moving forward sa kanilang final series. Hinebra, may mga good news. At TNT, more bad news naman. Yikes! Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cavs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna sa inyo guys. Maraming salamat mga Cavs sa inyong suporta. Naging intense na laro nga ang Game 1 ng Final Series between Hinebra and TNT. Early quarters pa lang ay pinakita na agad ng Jeans ang kanilang bangis, ngunit hindi naman nagpahuli ang TNT at humabol pa nga sila sa third quarter. Pero dahil na rin sa experience ng Jeans sa finals, naibalik nga nila ang lamang sa dulo hanggang sa manalo na nga sila. After nga ng panalo ng Jeans sa Game 1, expected nga daw ng mga kabarangay na magre-regroup ang TNT at inaasahan nga daw nila na babawi at mas lalong exciting na laro ang ipapakita ng kabilang koponan. Especially nga daw ang main focus nila na si RSJ na nagtala ng double-double sa Game 1 na 30 points, 20 rebounds and 5 assists. Ready pa nga daw sana maglaro during endgame si RSJ pero pinaupo na nga siya ng TNT coach nila na si Jolas. Bagay na hindi niya nga nagustuhan kaya nakita nga na nagkaroon ng very animated na diskusyon ang dalawa sa TNT bench at nagled pa nga sa pag-walkout ni RSJ sa game kahit hindi pa tapos. Pero prepared naman daw dito sa mga senaryong ito ang Jin Kings. Sa isang interview nga ng CNN Philippines kay JB, dinescribe nga ni JB ang kanilang strategy moving forward sa matchup nila with RSJ. Ayon nga kay JB, ang number one na kailangan nilang tutukan ay ang pag-drive nga daw ni RSJ sa paint kung saan yun nga yung parang kumbaga bread and butter ng kanyang offense and most of the time nakakakuha pa nga siya ng fouls kaya naku-convert niya sa points via free throw. I think one of the key things is you gotta try to get Rondé out of the paint. Yeah. He's attacking the paint and he's being very efficient. Whether he didn't get too many fouls with free throws last night, but he definitely with his aggression, he can be able to get to the line. I think he was averaging 15 free throws a game. So that's a lot of free throws. And so we just have to really focus on keeping him out of the lane. And kung iisipin, as JB stated, talagang mahirap ngang mapigilan si RSJ kapag nagsimula na nga siyang umatake sa paint at nagdrive sa basket. Sa mga mahihirap nga na tira niyang kagaya nito ay most of the time napapasok niya nga ito kahit nandyan nga ang depensa ng Jeans. Parang ito nga lang ang pinaka-lethal na offensive weapon niya dahil hindi rin siya ganun ka-accurate sa threes. Ngunit very respectable din ang mid-range niya kaya sa kagaya niyang player na triple threat ay talagang mahirap bantayan considering na ex-NBA player pa siya. Pero kung offensive weapons nga lang din naman ang usapan, hindi rin dyan papahuli ang Jin Kings. Kasi during Game 1, 5 players nila ay double-digit scoring. Good news nga ito sa Jins dahil very fluid at effective na nga ang kanilang offense na kahit sino ay pwede nga pumutok anytime kaya talagang manghuhula ang depensa sa kanila kung sino ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Good news pa nga dahil isa sa limang players na ito ay si Stanley Pringle na nakikita na nga natin ang pagbabalik ng kanyang laro na halos na sideline ng matagal dahil sa kanyang injury. Hindi na nga ganun ka-explosive sa kanyang mga drive sa basket pero nag-evolve na nga ang kanyang laro sa pagiging spot-up shooter ng mga kabarangay. Sa Game 1 nga ng finals, sa limang binitawan niya ng mga tres, tatlo doon ay pumasok at naging pandiin nga yun sa nooy humahabol pa na TNT. To think na naglalaro nga siya off the bench, this is a testament kung gaano kalalim nga ang pool of talents ng Jeans. Si Jeremiah Gray nga during Game 1, maalat nga ang kanyang shooting na 1 out of 9 sa kanyang mga binitawan na tres. What more na lang kung na-convert niya rin kahit tatlo doon ay siguradong mas lumala pa nga ang tambak ng mga kabarangay. Kahit hindi pa nga naglalaro si Japet ay okay lang kasi si Sistand naman ay maganda pa rin ang nilalaro na nagtala rin ng double-double na 16 points and 11 rebounds during Game 1. Na-dominate niya nga ang paint most of the time during Game 1 dahil nga sa depleted nga na frontline ng TNT. Speaking of depleted TNT frontline, more bad news pa nga coming Game 2 dahil ayon sa balita,
game time decision daw ang status ni Justin Chua na na-injured nga sa game 1. Maganda sana ang panimula niya na merong 3 points, 2 rebounds and 1 block during game 1, ngunit 3 minutes nga lang na itagal niya sa laro. Thinking very positive on his situation, ayon nga sa kanya ay wala naman daw pain at nagagalaw naman niya ang kanyang tuhod, pero may weird feeling nga lang daw siya na nararamdaman. It's not painful eh. It's like I can straighten it lang, parang ganun. Wala naman siyang pain at all. So I've had ACL na before, it's different eh. Ito, nakakalakad naman ako. So sana lang, nabigla lang, ganun. Kaya medyo ano lang siya, weird yung feeling. But hopefully through the days, okay siya. At this point, kakailanganin nga ang kanyang tulong dahil nasa sideline nga din ang isa pa nilang frontline defender na si Kelly Williams na pwede nga sanang pantapat kay Sistan. Tapos si Poy Eram naman ay mukhang wala nga sa game ang focus, kaya during game 1 ay naisahan nga siya ni Sistan at na-foul out sa game. Pero kahit ganito, hindi pa rin nagpapakampante ang kampo ng Jeans at sinabi pa nga ni Coach Tim na mas nahirapan pa nga sila kapag nag-small ball ang TNT. Inihalin tulad niya pa nga sila sa death 5 ng Golden State kapag naglalaro daw ang ng 4 si Oftana. Kahit ano paman, game 2 will surely be a dogfight dahil hindi nga basta-basta titiklop lang ang TNT sa series na ito. Again, there's a reason kung bakit sila nga ang number 1 sa eliminations, and for sure, baka patunayan nga nila ito sa mga susunod pang mga laro. Paano? Hanggang dito lang muna mga Cubs, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay.